Sala. And this is Mighty Quintos. At abagan niyo po kami sa bagong episode ng Regal Studio Presents entitled Honeymoon 4-3. Ayan, mapapanood niyo po yan. On Sunday, 4:35 p.m. Walang iba kundi sa GMA. So sana support na. Love you guys. And for sure, mag-enjoy po. Paano mo ba ito nahanap? Secret. I own this resort. I will make sure this will be the best honeymoon ever. An unforgettable honeymoon. Han, wala ka na feel sa tubig? Wala. Na may... Sabihin na rin natin kay Margo kung ready ka na. Margo. Regal Studio presents Sunday 4:35 p.m. on GMA. Paano mo ba ito nahanap? Secret. I own this resort. I will make sure this will be the best honeymoon ever. An unforgettable honeymoon. Han, wala ka na feel sa tubig? Wala. Na may... Sabihin na rin natin kay Margo kung ready ka na. Margo. Regal Studio presents Sunday 4:35 p.m. on GMA. Paano mo ba ito nahanap? Secret. I own this resort. I will make sure this will be the best honeymoon ever. An unforgettable honeymoon. Han, wala ka na feel sa tubig? Wala. Na may... Sabihin na rin natin kay Margo kung ready ka na. Margo. Regal Studio presents Sunday 4:35 p.m. on GMA. Ayan, hello po. Ayan, hello. We are now live sa ating Facebook at YouTube channel, Regal Entertainment of course. Pero bago at lahat, kasama natin ang kagandahan at gugupuhang cast ng Regal Studio Presents Honeymoon 4-3. Bumati muna kayo, Paul and Mikey. Mikey first. Hi, Mikey. Hello. Hello po sa lahat na nanonood ng live ngayon. And let's have a good bonding moment tonight before tayo sabay-sabay manood ng episode ng Honeymoon 4-3 this Sunday. I'll let Paul say hi. Hello guys! Back here again sa Regal Live. At for sure, may mga comments nyo na naman dyan. At ready kami makipagkwentuhan ni Mikes ngayon. At yun, sana abangan nyo this Sunday 4:35 p.m. ang Honeymoon 4-3 namin na episode ni Mikey. At let's go, game! Ayan, pero bago at lahat, yun nga, di ba? Kamusta naman katrabaho ulit ang Regal team coming from Manopo Legacy na the Flower Sisters that you played, Lipolda and Carmen Chua, di ba? Of course, syempre, na-miss nila kayo. So ngayon may Regal comeback kayo. Ikaw, Mikey, kamusta working on this episode of Regal Studio Presents? How is it working with Direk Bobby Bonifacio? It's the first time I worked with Direk Bobby dito sa... with any project actually, pero mm-hmm. I heard a lot about him na through Paul. Kinikwento ni Paul lagi si Direk Bobby na yung episode ata ninyo ni Kate, tama? Mm-mm. Yes. Yung ginawa din ni Direk Bobby. So that day I remember Paul telling me about the experience din na nag-enjoy siya. So excited ako coming into the set of Regal again. Lalo mm-hmm. na itong characters namin compared to Mano po is di na Chinese. So wala Chinese lines here. So yung characters namin, as ako, I'm playing Margo here, mas malapit sa kung sino kami sa totoong buhay. So, nag-enjoy kami ni Paul sa set. And, andun na din yung comfort and yung pagka-relax sa set dahil naka-work na nga namin yung team. Most of the people are very familiar na din. So, saya seeing everyone again after a while. Ayan. Tsaka working with Regal kasi talaga, makikita mo bawat roles nila as a production, makikita mo yung pagka-passionate nila talaga. And working with Direk Bobby, second time ko, si Direk Bobby, nalalabas niya talaga na there's more sa aming craft, mga artista. Mm-hmm. So, sabi ko kay Direk Bobby, pagkakatrabaho ko talaga siya, madami akong bagong natututunan at looking forward ako sa mga projects pa na gagawin namin ni Direk Bobby. And yung itong Honeymoon 4-3,
eh talagang kahit papaano, kahit close na kami ni Direk Bobby, natatawa-tawa dito sa mga pinaggagawa ko dito eh. So, mamaya mo pag-uusapan naman namin yun. So, yes. Sabi ko naman, sobrang, it's such an honor talaga na laging makatrabaho itong Regal team dahil kita talaga yung pagka-passionate and love nila sa work natin. Ganda din ng mga script. Sa lahat ng RSP na nagawa ko, ganda ng mga script. Tsaka di ba parang, tsaka di ba parang, yun nga, that's why we are called the Regal family kasi you'll always come back to your family. Ayun, di ba? Yes. Di ba? So binabalik-balikan ng pamilya. So yun na nga, as we said nga na, yun nga, bumalik na kayo at yun yung Regal comeback at February episode kayo, di ba? Sino nga ba kayo dito sa episode na to? Ikaw muna, Mikey. I'm playing Margo dito at we're playing Honeymooners ni Paul. So bagong kasal kaming dalawa. Tapos medyo nasira lang yung mga plano ng honeymoon kasi yung binook na resort pang next year. Oo. Galing-galing dyan nung ni hubby. Ang galing-galing. Tapos meron pang sabi at may kasama pang iba. So abangan niyo po ang magiging flow ng kwento na yan at magiging reaction. Girls, I know you guys are gonna relate. Shout out to y'all. Agot naman ikaw, Paul. Sino ka naman? Ako naman si ano, Nicholas dito. Na, syempre, mahal na mahal si Margo at kayang gawin lahat. Kaya may mga surprises siya. Lagi siya, kung hindi lang plan A, kung hindi na natuloy yung plan A namin, lagi ako may plan B, may plan C para sa kanya. So, ganun yung character nito ni Nicholas. And marami kaming sinet up para maging masaya itong honey ko. Di ba? Honey ang tawag. Marami kami sinet up ng best friend ko nga na si Billy. So, doon nila makikita yung mga iba't ibang twist o mga pangyayaring away-away, hindi man lang away, may kiligan. So, sana abangan nila. Ayoko i-spoil masyado yung story. But, ayun, ako si Nicholas dito na talagang todo effort para sa aking napakagandang hunt. Pero di ba nga sabi ni Mikey kanina na marami makaka-relate na girls dito. Pero ikaw, Mikey, as Margo, ano yung pagkakapareho ni Margo at ni Mikey? Alam mo, feeling ko mas maganda kung yung mga kapareho ko sa character ko, si Paul sasagot, tapos ako sasagot sa kanila. Ah, okay. Sige, go. Okay. Well, aside from being ma-effort, di ba? Si Nicholas at ma-effort, at kitang-kita naman natin sa mga vlogs ni Paul na sobrang effort ni Paul. At aside from doon, ano yung pagkakaparehas ni Paul tsaka ni Nicholas, Mikey? Si Paul, yung same ni Paul doon, yung kulit. Yung gusto niya laging pinapatawa si Margo. Yung nakita kong same kay Paul doon. Tapos, yung pagmamali ng booking, yun, it's very likely that Paul will do that. It's very likely, promise. As in, hindi ako magugulat, expected po yun. So, baka lang iba yung reaction ni Margo kay Mikey. Pero, Mikey, yun kay, pareho yun kay Nick at kay Paul. So, ano pa bang same? Kaldaga ni Nick. Ano pa rin yun? Mga kaldaga ni Nick. Yun, yung mga moves na gano'n. Nalabas ni Nick yung gano'ng side ni Paul. Kasi kita niyo naman po sa TikTok trip talaga ni Paul yun. Pero bago medyo yung ginagawa mo siya sa harap ko eh. Ng TikTok yung gano'n. Bago yun. Kaya nag-enjoy din ako doon. Kami na pagkwentuhan natin yun. Yun yung mga... Ikaw naman, Paul, aside from yun nga na ano, sinabi niya, no? Ano ang pagkakaparehas ni Margot ni Mikey? Siguro yung pagiging understanding. May pagka-understanding naman ito si Margo. And syempre, hindi naman talaga nawawala sa mga iba't ibang types ng girls ang magiging matampuhin stage nila. May monthly ganyan sila eh. So, malam si Mark, may ganong monthly stage na talagang matampuhin at kailangan mo lambing-lambingin. So, tingin ko yun lang naman yung mga similarities ni Mikey at ni Margo. Tsaka yung pagiging fun, yung pagiging game sa lahat, pagiging game sa adventure, pagiging game sa mga biglaan. Dahil nga tulad ng sabi ni Mikey, hirap ako sa mga pabukbuk at plano-plano ng mga dates. So, lagi yung mga dates ko dito kay Mikey, talagang mga biglaan. At for sure, na-enjoy mo naman, di ba? Enjoy ako doon. Yun talaga trip ko. Mas kinikilig ako pag spontaneous eh. Ayun, so, tingin ko yun din. Si Margo, may mga, ano din, kinikilig-kilig din doon sa mga biglaan ni Nicholas. Na kahit isa pang same pala ni Nick at saka ni Paul, yung lambing, yung dinadaan sa lambing. Lahat? Dinadaan sa lambing.
sa mga kasalanan. Yun! Grabe ka naman! Yun! Kaya nagkakabookingan na po tayo. Pero natural na pong... So lahat po na makikita nyo dito sa episode namin ay parang nga si Mike at Paul ang Margo at Nicholas na. So, pero di ba nga, you played also, nag-RSB din kayo sa Click, Love and Share with Direksyon, Lim, di ba? So maraming natanong na fans, like, anong pagkakaiba ng character nyo with, yun nga, na social media manager, di ba? Ganun kayo, banter-banter kayo dun sa episode with Direksyon eh. With this one, na honeymooners, di ba? Ano yung pagkakaiba nun? Yung sa Love, Share, Subscribe kasi, ano yun? Nabusted yung character ko doon. May kaka-developan pa lang kami at may mga ganun. Ito namang Honeymoon for Three. Ito yung pinapakita nila na ito yung newlyweds na sobrang happy. Pero medyo talagang nagasgasan yung plano ng honeymoon eh. So makikita nila kung paano i-handle ni Margo at ni Nicholas yung stress na yon. Dahil nako, Hindi ko pa na-experience yung stress na yun, pero for sure talagang ang hirap magplano noon, yung biglaan na plano for honeymoon. So yun yung tingin ko na pinagkaiba talaga na newlyweds ng kami. Feeling ko yung biggest, may andun yung similarity na they're both romantic sa story and andun din yung touch ng comedy. But yung heart na, I think they're giving off the two, the dynamics of the two tandems ng characters dun sa Love, Share, and Subscribe pati dito sa ginawa naming Honeymoon for Three. Ibang klaseng kilig yung ino-offer. Like yung kilig nung kay Direksyon Lim, mas kilig na nararamdaman mo pag paumpisa pa lang kayo ma-develop ng partner mo. True. Pero dito, kilig ng sa mga away, kilig na kung paano nyo ayusin yung away, yung mas mature na relationship kasi may pinagsamahan na ng mas matagal. Ganon. So, kakaibang kilig ang mapapanood at mararamdaman ng ating mga kapuso at yung Regal Babies na manonood this Sunday 4:35 PM. So, na-discussion na, as, ando na din tayo sa kakaibang kilig, di ba? As ano, marami napapatanong din, di ba? Kasi sobrang relationship goals nyo on Instagram, sa mga vlogs, kinikilig din kami. Hanggang dito, kinikilig din kami. So, ayun na nga, may tinatawag kasi daw na honeymoon stage, which is the 6 months. 6 months yung pinaka-earliest hanggang 2 years of your relationship. Pero sa inyong dalawa, how do you keep things ignited between the two of you? How do you prolong the honeymoon stage? Sa, para sa'yo, Mikey. Do you think we put my question over Paul about this? It's actually an interesting one eh. Do you think we put in effort for it to be like this? Parang it's naturally... Yabang ng mukha ko. Tingnan ko, nakakainis yung mukha niya. Eh sa akin, walang effort eh. Walang effort, naman. Pero siguro nga kaya walang effort kasi nag-match kami ni Paul dun sa mindset namin na we like discovering kung ano pa yung kayang maabot ng isa't isa. So, feeling ko yung nakakalimutan minsan ng mga matatagal na couples, yung change is really constant. People change. So it's about loving the changed person in front of you and choosing that person pa rin in every level of change and growth na ginagawa niya. So, and dun, it's still exciting kasi may mga nakikita kang bagong side. Meron kayong mga bagong pinag-aawayan. As in, hindi ulit-ulit yung mga away. So, hindi nagiging boring. Parang, I think that's the secret doon. Nag-match kami sa ganong mindset. Tsaka just by being present lang talaga. Hindi kami nakatingin sa past. Hindi kami nakatingin sa future. Mas magandang being here. Kung ano yung mga, sabi ko nga kay Mikey minsan kapag nag-argue kami or nag-aaway kami. Sabi niya, minsan napapasabi siya na bago nito, hindi ko pa na-feel to, hindi ko pa na... experience ito. Sabi ko sa kanya, new heights. Tingin ko itong mga bagong ito eh talagang makakapagpa-strong pa sa relationship natin. So sabi ko let's endure this pagbabago na ito at lahat ng arguments, lahat ng away o problema, handa akong harapin basta kasama ka. Yun naman sabi ko sa kanya. Nakikinig siya. Kinilig. Cheaper.
Masabi ko naman, di ba? Harapin lang namin. So, kung happy kami sabay, harapin namin happy sabay. At sabi ko naman sa kanya, eh, kung ano man yung mga adjustments na gagawin namin sa relationship namin, open ako dun. At hindi ko kakalimutan in the first place kung bakit ko siya minahal. So, ayun. Basta yun yung number one rule, parang natutunan din namin ni Paul, na even sa moments na inis ka sa partner mo, dapat team kayo. Dapat teamwork, dapat magkakampi yung trato mo sa kanya. Kahit galit ka sa kanya, alam mo kung kakampi mo siya. Parang gano'n. Eh, minsan nagiging bossing ka eh. Kampi. Medyo matapang kasi ako pag napipilit. Talaga. Saka, parang ano no, o nga, it all makes sense, ano, if nasa tamang tao ka, no, yung things come, ano, parang naturally. Effortless. O, oh, diba? Naturally, yes, effortlessly. Oh, basta nandun yung trust. Parang naturally lalabas nga yung best sa both sa inyo. Trust and honesty, actually, talaga. Wala, tahimik talaga ako. Parang asaya-saya ko na lang na ganun. Parang, ano, parang, ano, parang yun yung gentle reminder mo of the day. O, yan na. Shout out po sa mga nanonood ngayon. Dapat mag-notes kayo. Huwag niyo pong madali. Mapapawin kaya ba? Ganun, when kaya, no? O, di kayo parang mapaparealize ka. Siguro, pag nahihirap, pag pinapasok mo yung sarili mo sa mahirap na sitwasyon, kung nahihirapan ka, baka maling tao nga yun. Kasi tignan mo sila, parang effortless lang sila. Tapos, nag-ano lang sila, nag-tamang-tama, swak na swak, tamang team na. Tapos, pipili. Ako na to, char. Nag-demote. Pero yun na nga, upon filming this episode, di ba, syempre may mga realization tayo. Ang dami nyo ng roles na pinilay, di ba? Ano ang tinuro sa'yo, Mikey, ni Margo? Si Margo? Ako kasi parang, aminin ko, napagod ako kay Margo eh. Doon sa day na yun, although it was fun. Pero maraming scenes na pikon si Margo. Dahil nakakapiko naman talaga honeymoon mo. Tapos tatlo kayo. Diba? So, yung emotion na yun, yung pikon, yun yung natutunan ko sa kanya, huwag kapitan masyado. Mm-hmm. Kung kayang hindi puntahan yung emotion na yun, iwasan mo na, talk it out with your partner para hindi na lumaki yung mga bigat nyo pareho. Just talk it out, usap. Yun ang tuturan ko sa kanya. At least, di ba, may mga takeaway. Huwag mong pagurin sarili mo. Oo, true. How about you, Paul, as Nicolas? Anong tinuro sa'yo ni Nicolas while filming this app? As much as ayoko mag-spoil, pero siguro, ang mga natututunan ko ay yung maging more sensitive sa partner mo. Kung kamusta yung na-feel niya, kung ano ba na-feel niya about it sa sitwasyon na ganito or sa sitwasyon na kumari kasama ko ang best friend ko or anything ganyan. So tingin ko, makikita nila yun sa story na yun. Hindi ko pa masyado masabi dahil ayoko mag-spoil. Yeah, yeah. At yung pagbubok ng tama. kasi pagka ako yun, ako hindi ako nakabook ng tama talagang. Ang hirap na ng hassle nun. So siguro nakapagpa-remind sa akin na ayusin mo naman, Paul. Parang ganun yung ano ni Nicolas. Tsaka yung pagiging loving ni Nicolas eh. Talagang yung pagiging understanding niya rin sa kay Margo. Sa mga si Margo, sa mga taray moments si Margo. Patience ni Nicolas. So sabi ko, nakakahanga din yung mga ganung types of guys. Yeah. So sana eh, diba, i-adapt natin yun guys sa mga katropa ko dyan. Adapt natin yun para mas lalo natin mapasaya ang ating mga mahal sa buhay. Tsaka ano no, hindi niya sinasabayan ng galit. Oo, yun. Diba? Yun, yung partners, ganun daw. Lahat ng mga married couples, diba, na nakakausap, like nakakamutual. Yan ang advice na kapag galit yung isa, huwag mong sasabayan. Sabayan, oo. Yun. Or sabihin mo lang sa partner mong babae, yes, tama ka. Tama. Mali ako. Pero di ba, yun nga, kaya kayo naging honeymoon for three dahil na mali ng book si Nicolas. Was there a time, di ba, kitang-kita naman na nag-Eurotrip kayo, was there a time na may ganun na similar na nangyari? Na parang things went wrong and how did you surpass that experience? Yung nag-Eurotrip kayo.
Sa post natin. Na, medyo napikon si Mikey kasi sobra excited ko mag-post. Napikon na talaga ako nung story. Di ba pag gumagawa ka ng reel, babalikan mo yon. Parang voice kasi, nagsasalitan kami dun sa reel na ginawa namin. Shot ko, shot niya. Tapos, sorry. Go lang. Oo. Sabi ko, so syempre, uunti-untiin mo yun, di ba? I-draft mo lang, tapos babalikan mo. So, hindi mo pwede i-accident kasi madedelete lahat. Usapan namin, iba-ibang location per shot. So, it takes some time. Biglang, okay, wait lang, hindi pa maayos. Na-excite siya, collaboration post dapat kami doon. di ba pag collab, kailangan dalawa. Yung pag na-post na. Pinost ni, hindi na ako kinukulang. Tapos, bababa quality nun kapag ina-ano mo na. Oh. Nirepost, oo. Dinownload lang, oo. So, yun, bumaba yung quality. Talagang inown lang namin. Tinanggap na lang namin na, okay, ganyan na lang natin yung post para kulang pa rin. Mababa na yung quality. Tapos, pikun ako dun sa kung naging patient ka, kung hindi ka excited, pindutin yung post. Kung hindi ka nagmamadali, ma-add mo pa ako as collaborator. So, isipin nyo, di ba, guys? Pinag-aawayan din namin yung mga ganun talaga. Ganun. So, may mga ganyang-ganyang away talaga na kailangan mo lang i-handle ng tama eh. Talaga, paano mo hinandle yun? Paano mo sinuyo yung pikon ni Mikey while you are on the trip? Mas lalo pang nakakapikon yung times na yun kasi late pa kami noon. May flight kami pa Switzerland. No? Late na kami sa flight namin. So, dami talaga na nangyayari. Nagdiretso lahat ng stress. Grabe yun, so, di ba 2 hours na kami ginigising ng driver na susundo sa amin hanggat umalis na siya. Di kami nagising. Buti na nag-taxi kami papuntang airport. Buti nakaabot kami sa flight namin. Pag ganun, what do you do? Meron bang ano na, kasi ikaw ano, tahimik muna kami. Kasi alam namin mainit pa kami. Pikon pa kami sa isa't isa eh. Pag kinausap na namin, wala, mag-aaway lang kami. Kasi hindi pa kaya eh. So, space. Pero, habang may space kami, nakakatawa. Nagtutulungan pa rin kami ng pagdamit. Alam mo yung tulong pero pikon sa isa't isa. Galit ako sa'yo. Sipi pa dala-dala ko pa rin lahat ng gamit. Kahit naiinis na ako sa pikon niya. Dala-dala pero hindi kami nag-uusap. Pikon kami pero paano kalmado na dun yung okay. Nainis ako kasi ganito ganyan. Sa plane na tayo nag-usap noon eh. Sa plane na kami nag-usap noon. So medyo matagal-tagal pa. Hanggang sa pag-check-in, ganun-ganun pa kami. Nung nagpupo na kami, dun kami nakapagbati kasi okay, wala na tayong kailangan isipin. Dun na kami nag-usap. Pero any advice para sa mga ganyan, sa couples na ganyan yung mga nararanasan? Basta maging self-aware sa kung anong nararamdaman mo. Kung alam mo mainit ka, huwag ka muna magsalita, huwag ka muna makipag-away. Alam mo naman, huwag yung pilitin yung isang situation ever. Kasi there's a natural or a right or a better way of processing things. And yes, once nag-meet yung mindsets nyo na you're in this together, the arguments are a part of it. So face it together. Sa akin, sa mga lalaki naman. Kasi feel ko mas matataas talaga ang pride ng mga lalaki. May mga kanya-kanya tayong angas. So, ang advice ko lang siguro maging aware lang talaga tayo sa pride natin. Kasi sometimes baka yung pride na natin yung mali. Small arguments kami, napapatagal. Malaki. Dahil sa pride. Nung naging aware na ako doon, mas na-handle ko na ng tama actually yung tampo nito, yung mga ganun-ganun moments niya. So, tingin ko yun talaga, maging self-aware lang tayo sa mga ganun, sa pride natin and only yun. Grabe, ang daming learnings. Okay, nag-notes ako for my future relationship. Dapat ganito. Sabi ni Paul at Mikey. Very medyo yung point na yun, na parang I think lang, it's very important din to bring up na you don't use the weakness or the pride of your partner na lalaki porkit may pride sila, porkit kailangan nila yun. It's natural for men to feel that.
And yeah. it's natural to do that. So you, as women naman din, be responsible to self for it, to be self-aware at hindi gamitin yun as ammo or as as attack na dapat ganito ka. Hindi. Dapat, oh. Let your partner do it, do the work, and you trust each other. Mm-hmm. Everything will be so much better pag ganun yung atake. What if maggawa kayo ng book? Book? Kayo ng book? Podcast mo na. Oh, podcast. Oo, di ba? Mga ganito. Tapos per episode, puro mga situation. Nag-pitch. Tara, ikaw nag-pitch. Tapos ikaw na din mag-produce. Ayun na nga. So, ayan. So, enough muna tayo. Bumalik muna tayo sa Regal Studio Presents Honeymoon for Three. So, may mga papakita kami mga scenarios na behind the scenes, di ba? Na maaaring i-expect ng ating mga kapuso. At kayo, as mga bida dito sa Regal Studio Presents Honeymoon for Three ay mag-i-explore ng mga konting mga kaganapan behind the set at mga tanong rin ako na regarding do sa mga videos na ipapakita ko. So pinakaunang video ay this one. Oh. And action. Action. Oh. Oh. Paul, anong nararamdaman mo habang tinitik yan? Buti di ka ina-ako. Actually, sanay na ako sa ganyan kasi mga ganyang moves eh. Pagka sa mga TikTok dances ko. Mm-mm. Pero bago yung sinayan, as in, ang tagal ng buwelo ko. Hinihintay nila yung buwelo. Sabi ko, Direk, ang hirap. Hindi ko kaya talaga. Kinakabahan ako na parang naiilang ako lalo na gagawin ko sa harap ni Mikey. Ganyan. Pero sabi ni Direk, pero kapag ka sa TikTok mo na, ang dami-dami na nun, hindi ka naiilang. Oo, naiilang. Parang sabi ko, hindi, iba eh. Iba talaga eh. Sabi ko, pero sabi ko, bago nung take na yan, sabi ko, sige, o-own ko na to. I am Paul. Sa weekly mga ganito sa'yo. Di ba nga shoutout kay Miss Nori na sabi niya from your last project na bata ka pa ngayon, nakikita ka niyang nagagaganito, nagma-magic mic na daw. Oh my gosh, Miss Nori! May mga papitik-pitik pa eh. Oh. May mga lang. Pero sobrang fun experience ito eh. Tsaka parang yung feeling ko, nag-jump ako sa cliff. Ganun yung feeling dahil... Minsan yung mga challenges na ganyan, mas marami pang matutuwa na tao dyan. So sabi ko, kung matutuwa yung mga tao dito sa mga ganitong eksena, i-own ko to. Mm-hmm. At for sure, matutuwa naman talaga si Mikey dito. Yeah. Hindi lang si Margo. Hindi si Margo yan, si Mikey yan. Si Mikey yan. Ikaw naman, Mikey, anong feeling mo naman habang gawa ganyan si Paul? Una, nag-cringe ako. Pero nag-feel ko na, kasi syempre, andun yung thought na, May camera. Yeah. Nagulo ko pa mo. Nang asar na ng ganyan talaga sa akin eh. Mm-mm-mm. Nang aasar siya, tapos di ko siya pinapansin, tinatawanan ko lang siya. Eh dito, kailangan ko siyang panoorin. Oo. Kailangan kong maging... Buti na lang nakalagay sa script na ang reaction ni Margo, tinatawanan niya si Nick. Yes, oh. O di yun talaga, nilabas ko na lang yung totoong na-feel ko. Tinawa ko yung cringe ko. Pinawisan ka nga niya? Kasi parang, tama ba to? Tsaka diba usong-uso yan ngayon sa mga kasal, yung nagpa-perform yung groom, diba, sa reception? O di kayo yung bride, nagbi-Beyonce, diba? Pero ito naman, sa honeymoon naman. So parang ano to? May mga kamera talaga, yun. Doon ako pinaka na, hello, pinapanood na lahat to. Ganon, yun to. Tsaka ano eh, all eyes on you guys, di ba? Habang, di ba? Pero good job, babe. Alam ko, hinarap mo yan. Nakita ko yung kaba mo. Good job. Kung nagdala ng eksenang yan, bibigay ko yan sa'yo. So, marami pang pag-ganyan-ganyan si Paul sa ating episode. Behind the scenes lamang yan. Yes, patikim pa lang yan. Ayan. Okay. Next, behind the scene ay, may pag-cover sa eyes. Sa cafe. Super mad. Ako nalang dyan. Guys. May pag-cover na rin. Layas eh. Ang pala dito. Nervous laughter. Okay, go. Thank you. Got you.
Ayan. Ayan, oh, hindi rin na. Most of the, in that scene, maraming ad-libs. Because this is a good example of how fun it is to collaborate with good directors. Mm-mm. Kasi nag-note, when we took, second take na tong napapanood natin. Nung first take, wala pa yung mga nuances choices ko na i-cover yung si Paul or gumit na or mag-wall. Hindi ko pa yun ginawa. Like, ginawa ko lang kung paano ko siya nakita, kung paano ko siya naiintindihan sa script. Tapos pumasok si Direk Bobby, sabi niya, react ka doon, sabi niya, pakita mo yung dynamics nung tatlong characters. Tapos sabi ko, okay, sige Direk. Tapos doon na pumasok yung ideas ko na mag-cover, mag-react. Doon kinodate ni Direk. So, yun yung best example ng ganong dynamics. At kaya ko din na-enjoy working with Direk Bobby. Ang ganda ng mga suggestions niya sa mga eksena. Ang sarap gawin. Mas nag-make sense, no, babe? Sa totoong buhay, hindi naman ako ginaganyan ni Mike. Ni Mike. Diretso purot na. Pero yun, ayun na nga, so, yun na, in real life ba, is it normal ba? Ayan, since, di ba, yun na nga, so, every time na, yun na nga. Oh, is it normal ba? Would you get mad ba if gano'n nga na, kunwari nasa Europe, tapos, uy, may maganda, ganyan. Siyempre, ipo yung makurot, binabalik na lang sa akin yung asal, kasi alam niyang siya yung gumagawa. Meron siyang, alam mo yung maliit na kurot, yung super liit, gagayan siya. Kung kahit saan man dumikit sa body, kung minsan dito sa back, or sa arm na gaganyan lang siyang matagal. Tapos bakit? Gaganyan ako, bakit? Kasi, minsan, nanonood lang ako kay Jungkook. Mamaya, may pag-ganyan na. Pag tumitili ako, pag nagdun siya nagsiselos, nafe-feel ko eh. Pag tumitili ako kay Jungkook, yung ganun ko, yung nawawild ako, nahahype ako ng fangirl ko. Minsan, may mga hirit pa yan. Parang hindi ka ganyan pag pinapanood mo ako. So may mga maliliit na kurot na ano yun. Oo, may mga ganon. So sa totoong buhay, si Paul talaga yung ganyan. Siya pero, yung... si Mikey, paano mag-react? Pag namagin niyang moments ka. Si Mikey nito, lalo na dahil alam kong fangirl nga siya dyan sa BTS. At alam niya rin na fanboy din ako sa, fanboy din ako sa Twice. Sa mga K-pop, actually, mga fans kami. And open kami sa ganyan. Actually, ako pero pagka nakikita ko. Pero feel ko naman kasi yung selos mo, lambing, pa-cute. Lambing yun eh, lambing, pa-cute. Oh, pa-cute na. Oh, sige oh. Ako nga minsan pinapakita ko kay Mikey, ang cute ni mga ganyan ako minsan sa mga K-pop. Tapos napipikon siya kasi hindi ko binibigay yung reaction na gusto niyang mag-selos. Minsan niya sinasabi niya, so nagandahan ka. Gagandahan ka. Hindi kaya. Acting ko na yun, binibigay ko yun sa'yo para higin ka. Oo, para okay na, sige na. Kung may maliit na kurot si Paul kay Mikey, ikaw, si Mikey, paano naman mag-react pag may ganyan ka sa kunwari sa Twice? Masalita ako eh. Oo, masalita. Yung gumagano'n na, so nagagano'n. Okay, parang okay, so gano'n. Tapos itignan ka from head to toe, na parang hindi siya. Gano'n, so trip mo ka. Para tumigil na, okay na, sige na. Okay, sa'yo lang ako. Char! Oo, ganyan. Ayan. Magandahan ka. Ganun. Mga tono. So, how would Paul react pag ganun yung mga tanungan na niya? Tawa na siya. Sabi ko. Kasi kinikilig na siya. Oo, kinikilig ako sa mga ganun taray niya. Tapos sinasabi ko, lika nga dito, alam mo namang ikaw lang mahal na mahal ko, ganyan. Tapos siyempre di mag-work kasi taray-tarayan pa ako. For the taray-taray si ate, girl! For the lambing naman si kuya mo. Oo, gano'n. Ayan. So, di ba, kitang-kita natin. So, parang ano nga, gagaya ng sinabi nga ni Mikey na parang, ito, nuances lang to. This would, Mikey react in this situation na pinasok ni Direk Bobby. Tinan mo si kuya sa gilid, do, giting-giti, oh. Kinikilig si kuya. Ganyan kayo kagaling. Ganyan kayo kagaling. Pati si kuya nyo, kinikilig na din, oh. Oh, natutuwa, no? Oh, for the smile! O, tingnan nyo. Kung yung crew na nasa likod ng camera kinikilig na, paano pa kaya yung mga manonood this Sunday, 4:35 p.m. sa GMA? Diba? Malamang, kung malamig ang yung mga Valentines, o yan, manood kayo this Sunday. Ayan. Okay, next naman tayo. Ayan.
Hindi. Teka, Rachel. Ayoko kasi maging head lang sa inyo eh. Kaya mauuna na lang ako para may privacy kayo. Ha? Okay, thank you. See you tomorrow. Talaga, ako na bahala dito. Ako na bahala dito. Galang ka, jacket. Hindi. Ayun. Siyempre, dyan lumalabas yung sa character ko, dyan lumalabas yung pagiging protective as a best friend sa babae. Kasi may mga best friends akong babae na ganyan din ako. At kapag ganyan, mag-date ka, may mga ganyan suot mo, mga ganun ako eh. So lumabas dyan. Siyempre, itong si Margo, akala niya, iba diba? Nako, ayoko i-spoil yung story, pero pikun siya eh. Ayan oh. Sino mo naman dumikit oh? Sino ba? Sino yung mukhang hina-honeymoon dyan? Oh. Tapos siya pa yung nakadress, no? Oh, diba? Alam mo, feeling ko last take na to. Kasi yung first few takes, natapon talaga yung orange juice sa mukha. Orange juice. Thank you. Parang ito yung mas chill pa yung tapon. Nalunod talaga ako dyan. Totoo yung ubo. Totoo yung ubo. Enjoy yun. Oo nga. Tumapon sa kanya yung buong juice talaga nun. So, kita-kita kay Mikey. In character talaga siya. Parang... napigo na ewan. Pili mo, nakita mo yung lambing niya, yung after pag-alis hawak agad. Si ay, si Nick pala yan. Ay, si Nick. Ayun na nga. Pareho pero... kasi silang ganun talagang dinadaan sa lambing. Mm-hmm. So parang si Paul talaga yung kaeksena, no? Parang nasa make ano kay makeshift na ano, what if nandito si Paul ganyan yung nuances si Paul, o what if ganito nandito si Mikey, yan yung how siya mag-react. Pero oh, for the mangot, ganyan pa magtampo ang isang Mikey. Oo. Oh, ganyan. Sobra pa. Ayun ganyan, nga. Ganyan. Pero kita natin dito, kasama nyo ang inyong third wheeler na si Sarah Holmes. Pero, yun na nga ang tanong. Si Sarah Holmes umexit dito to give you privacy. Di ba yun ang sabi ni Sarah Holmes? Were you in that situation na kayo si Sarah Holmes, kayo yung third wheel, and how did you escalate things with your friend na may dalang jowa tas kayo yung third wheel? Ikaw, Mikey, may ganun bang situation ikaw? Mas nafe-feel ko kasi yun sa hindi sa friends eh. Mm-mm. Sa mga ate ko. We're all girls. We're four girls. I'm the third of four girls. And before I met Paul, I was single for quite a while. So, dun sa gap na ang tagal kong single, lahat ng family trip, wala akong kadai. So, naman akong choice na parang pwede ako umalis ng ganyan kasi family. Na, diba? Yes. So, hindi ko pa na-feel yung pwede ako umout ng ganyan. So, habang third wheel ako, fifth wheel, napanood ko lang sila. Yun lang. Wala akong ginagawa. Tatanggapin mo na lang. Oo. Ako kasi pag sinasabi ko, ayayain nyo ako para mag-sweet-sweet kayo ganyan. Huwag kayong ganyan, ayayain kayo sa akin. Nilalagtan ko sila. So ano, sweet-sweet kayo, ganyan sa harap ko. Huwag kayong ganyan, ginagawa. Ba't ka nang babasag? Nagbabasag ako na, huwag nga kayo mag-sweet dito, ayayain kayo sa akin mag-banding. Tapos, ako yung third wheel. Oo. So, tapos natatawa lang din yung mga friends ko, ganyan. Pero mas marami ako experiences talaga na yung mga best friends ko yung nagiging third wheel talaga. So, ayun. Eh, parang yung best friend ko ngayon na laging sumasama sa amin ni Mikey, wala na. Sanay na lang din siya. Kailan kaya ang magkakaganyan? Ayun. It's so nice you're bringing this up. Di ba? You guys had experiences being the third wheel. Any advice for that person or yung that friend na third wheel ngayon at nagsasabing sana all? Ikaw, Mike. Huwag mag-ipon ng inggit sa puso. Huwag. Kasi dadating yun para sa'yo. No. Tiwala kay God na ibibigay niya yan sa'yo in the right time. Siguro may mga reasons din kung bakit napapa-third wheel ka lagi. And actually, yung pagiging third wheel na ganyan, yan din yung step na mas malalaman mo pa kung paano i-handle yung relationship. Pag pinapanood mo yung best friends mo, ganyan. Pag may problema yung best friends mo, makakausap mo. So, at least, makakapagbigay ka ng advice at makakapagbigay ka ng anything na talaga nandyan ka for them. And ma-adapt mo yun sa magiging relationship mo. Ngayon.
Tama ka nga, parang you have to learn from experiences of others, di ba? Mm-hmm. Parang blessing yun eh, na you are there to witness na, ah, ganito yung ginawa na nyo. So, you learn from different persons' perspectives, ganyan. Mm-hmm. Pero speaking of watching them grow and watching them learn, dapat nila i-watch ang Wiggle Studio Presents Honeymoon 4-3. Ayun na nga. So, itahan natin ang mga Wiggle Babies at mga kapuso na manood this Sunday 4:35 p.m. Ikaw muna, Mikey. Yan, so sa lahat po na nanonood right now, ang Wiggle Babies at mga kapuso, gusto namin kayong imbitahan at magkiligin, makurot ang inyong mga puso at sana tumawa din kayo this weekend dahil sabay-sabay po tayong manonood ng Wiggle Studio Presents Honeymoon for Three. So it's the first time again that you'll see Paul and I be in a comic rom-com and sana po mapatama. We can put smiles in your faces. So hope to see you on Sunday. Isa lang dito sa pasasalamat namin talaga sa inyo. May bigay itong episode na ito. Kaya sabi ko nga kay Mikey, kahit gano'ng kami ka-busy, tinanggap namin ito. Masaya to. Kasi talagang love namin yung mga sumusuporta sa amin. And alam ko na miss nyo kami dahil medyo naging lalo kami sa vlogs ngayon dahil naging busy. But para sa inyo itong episode na ito. So sana ma-enjoy nyo, kiligin kayo at matutunan nyo rin yung story na ito dahil napakagandang story na ito. So sana abangan nyo this Sunday na yan, Wiggle Studio Presents Honeymoon 4-3, 4:35 p.m. Walang iba kundi sa GMA. So sana ayun, maging loving kayo. Ayan, di ba? So, loaded din sila ng AOS before. Mababalo. Andun din tayo eh. So saan nila na, ayun, speaking of AOS, saan pa nila kayo makikita aside from RSP Honeymoon 4-3? Social media accounts, shows, Mikey? So yan, so before po manood ng 4:35 p.m. this Sunday, catch us on AOS. All Out Sunday sa Dimpon. Have fun and dance on stage and sing with other love teams, Kapuso Love Teams. And of course, on our YouTube channels, mine is Sincerely Mikey. I'll see you there. Just search Mikey Quintas Official on YouTube. And for TikTok, it's MQ Quintas. Please follow me. And Instagram and Facebook, it's Mikey Quintas. Mikey lang yung IG pala. So, there. Mikey lang. The one and only Mikey. Ako naman, search yun lang po, Salas at Mikey. Kita nyo na ako doon dahil active naman din ako. Dahil sobrang social media din ako. So sana follow nyo ako at abangan nyo yung mga upcoming vlogs namin together. And ayun, sana guys, panoorin nyo itong Honeymoon 4-3 this Sunday. Love you guys. Ayan. Maraming salamat, Mikey at Paul. Maraming salamat sa mga Wiggle Babies na tumutok ngayon. Thank you, guys. Thank you on behalf of the Wiggle team. Maraming salamat, thank Mikey, you. Paul. Shinare niyo ang kilig this February 14. Na sabay-sabay tayo tumutok this Sunday, 4:35 p.m. sa GMIT. Sabay-sabay tayo mag-power tweet ng 4:30 pa lang ng hashtag RSP Honeymoon 4-3. Dikit-dikit po yan. Hashtag RSP Honeymoon 4-3. Maraming salamat, Mikey at Paul. Maraming salamat sa mga Wiggle Babies. Thank you, Mikey. Thank you, Paul. Thank you. Bye, guys. Thank you. Paano mo ba ito nahanap? Secret. Ah! Resort! Anong ginagawa mo dito? I own this resort. I will make sure this will be the best honeymoon ever. An unforgettable honeymoon. Han, wala ka nafe-feel sa tubig? Wala, Han. Na may... Ah! Sabihin na rin natin kay Margo kung ready ka na. Margo. Wiggle Studio presents Sunday 4:35 p.m. on GMA. Paano mo ba ito nahan?